Hi guys, welcome back sa ating channel. So ito na po yung part 2 guys, no, ng video po natin na travel going to Manila. So ito po yung part 2. Ngayon po guys, papadaong po tayo sa pier ng Cebu. So yung nakikita nyo po, pier na po ng Cebu yan guys. So dadaong po yung barko natin dyan sa pier na yan. So sa kasalukuyan po guys, nakikita nyo mayroong maliit na bangka, mayroong mga goma na nakapaligid. So yan po yung magtutulak sa barko, kasi po yung direction po ng barko ngayon ay nakaharap po siya sa pier. So ang kailangan pong gawin nito, kasi isa lang po yung lagusan sa pier ng Cebu, no? So walang lagusan dun sa kabila. So ang gagawin po nito guys, babalik ta rin yung barko, papaikot kumbaga sa sasakyan, pa ipa-backing. So since malaki yung barko, ay hindi naman po kaya mag-turn na siya lang. So kailangan ng assistant galing sa mga bangka na yan. So kung papapansin nyo guys, unti-unti na siyang lumalapit sa barko na sinasakyan po natin. So imaginein mo guys, no, ang sobrang liit niyan. Kahit sigurong 20 ganyan kayang isakay sa barko nito. Pero kaya niya itulak yung barko. Ganun po ka-excite po yung trabaho ng bangka na yan. Yun po, lumadikit na siya. So ito na po guys, tinulak na po ng bangka, no? Ang laki-laki ng barko na sinakay natin, tinulak na ng maliit na yan. So yun po guys, no, at tinignan po natin dito sa kabilang side po, opposite doon sa may nagtulak na bangka. So nandito po tayo sa rooftop ngayon ng barko guys. Ito po yung pier. So in fairness, no, napakaganda ng pier ng Cebu. Tsaka marami ding mga ano, mga malalaking building. So ito na po, nakadaong na po yung barko guys. So silipin natin. So yun po, nakikita nyo po, nakababa na po yung damyo ng barko, yung dinadaanan po ng mga sasakyan. Ang dami mga container van. Tingnan natin banda dito sa kabila guys. Ang dami mga building guys, oh. Lalaki ng mga building. So dati guys, sa ganitong situation, pwede pong bumaba yung mga pasahero at mamasyal muna. Mga oras pa po makatambay yung barko dito. Ito na po, binaba na rin po yung ano, daanan ng mga tao, kung saan dyan bababa yung mga tao at saka aakyat. Yung mga bababa ng Cebu,
mga pasahero na galing ng Cagayan de Oro, bababa dyan. At saka yung mga pasahero din na galing ng Cebu, papuntang Maynila, dyan din dumadaan. So ito po guys, no, may dumating na bus. Yun po, shuttle bus po ng mga pasahero yung dumating. So may mga pasahero na bumaba. So yung ginawa din po, tulad nung nangyari sa atin ng Cagayan de Oro, pinapila din yung mga bagahe at saka kinapkapan yung mga pasahero, no? Tapos yung mga bagahe nila pinapaamoy ng K9 unit, yung K9 dog, no? So same process lang din po yun, yung ano, tulad nung nangyari sa atin sa Cagayan de Oro. Yan din yung mga pasahero na yan guys ay papuntang Maynila. Na sila in-inspeksyon, aakyat na po sila guys. Fairness guys, sobrang laki ng barko na ito. So ito po guys, no, umalis na po yung barko galing doon sa pier ng Cebu. Actually nasa Cebu pa po tayo guys, kakalis lang ng barko. So mayroon tayong inaabangan dito guys na madadaanan po natin yun pong tulay. Ito na po yung tulay guys, no, yung Cebu Cordoba Link. So yan yung inaabangan talaga natin. Dati guys, nakikita lang po natin 'yan sa YouTube. So ngayon po, nakikita po natin in person. Sobrang ganda guys. So 'yan po yung Cebu Cordoba Link. So finally guys, no, andito na po tayo sa Maynila. So ito na po yung pier na Manila guys. So yun, medyo maulan. Medyo maulan dito guys. So yung oras po ngayon guys is 7:43. Malapit na po dumaong yung barko guys. So actually yung schedule po natin ng pagdaong dito is 8 PM, no? So far accurate naman po.
So same lang din ang nangyari guys, no, meron ding escort na bangka. So just in case, yan ang magtutulak sa barko. If in case merong pagbabago ng direction ng barko. So minsan kasi guys, maalon at saka dinadala ng alon yung barko. Kaya merong ganyan na bangka, no? Nag-escort. So ito na po guys, no, pababa na po tayo ng barko. So kanina nakikita po natin habang papadaong tayo, sobrang dilim. So kasalukuyang umuulan, pero sa ngayon wala nang ulan guys. So lumiliwanag na rin yung araw. So yan po yung barko na sinasakyan natin guys, no. So napakapalad po natin guys kasi yung pagbaba natin wala nang ulan. So yung basa na lang ng kalsada yung nadatnan natin. So yun po, nasa Grab tayo guys, no. Kasalukuyan tayong nakasakay sa Grab. So hindi po tayo nagtataksi, nag-Grab tayo para mas safe. So papunta po tayo ngayon guys sa terminal ng 5 Star Bus, no. Bus terminal ng 5 Star papuntang Tarlac. So papunta na po tayo ngayon sa Cubao. Sa Cubao po yung terminal na pupuntahan natin. Meron din naman sa Pasay pero mas prepared ako sa Cubao. So yun po, nandito na po tayo sa ano? Nandito na po tayo sa terminal ng bus guys, papuntang Tarlac. So yun po, magpapaalam na po ako sa inyong lahat guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog. Continuation po sa vlog natin ng isang araw. Part 2 po ito guys, no. Sana po nag-enjoy kayo. So magpapaalam na po ako sa inyong lahat guys. Nasa loob na po tayo ng bus ngayon guys. So have a nice day sa ating lahat. Bye bye sa inyong lahat guys. See you next vlog guys. Feeling alive, nothing in sight.